Ito ang Hope Central, ang Adventist Broadcasting Network ng Central Luzon Conference. ACS, Adventist Community Service, ito ay isa sa aktibong departamento ng Central Luzon Conference na ang layunin ay tumulong sa mga biktima ng kalamidad. He loves to hear the wind sing as whistles through the pines. November 12, 2010, sa pangunguna ni Pastor Jose Sabat Jr., muling tumulak ang ilang direktor ng Central Luzon Conference at mga delegado mula sa iba't ibang area patungo sa Splash Mountain sa Laguna kung saan gaganapin ang Adventist Community Service Convention. Kung gaano kaganda ang lugar, masigit pa ang magandang ngiti ng mga kapatid. Alam nila na sa lugar na ito ay malalaman nila ang tamang hakbang kung paano maglingkod sa komunidad. It's the song of the redeemed, when the sinners now met me. Mula sa 11 area, siyam dito ay may mga delegadong dumating. Pinasimula ni Pastor Ron Hinibago, Communication Director ng CLC, ang devotional. Tinalakay niya ang pagiging kasangkapan ng bawat kaanib. Ang bawat isa ay sisidlang lupa na ang laman ay ang pinakamahalagang kayamanan, walang iba kundi si Kristo. Ito po ang text nating babasahin, pag-aaralan sa short devotional natin ngayong gabi. Basahin nga po natin sabay-sabay. But we have His treasure in earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us. But we have this treasure in earthen vessels. Meron daw po tayong ano ho? Kayamanan. Saan po nakalagay ang kayamanan? Sa sidlang lupa, that the excellence of the power may be of God and not of us. Ang kapurihan ay hindi po sa akin o sa inyo, kundi pa kanino ho? Sa Panginoon. Samantala, sa paunang paksa ni Pastor Sabat, ay idiniin niya ang kahalagahan ng paglilingkod sa komunidad. Itinuro niya ang tamang hakbang at magandang panukala. Binanggit din niya ang mahalagang gawain ng Adventist Community Service Leader. Sa panahon ng mga emergency at kalamidad, dapat aksyon agad sapagkat ang mga ganitong gawain ay sakop ng ACS Leader. Pastor, ano po ba ang pangunahing layunin ng convention na ito? So ang convention na ito ay aming sinagawas sa ilang mga layunin. Katulad ng nais namin na makita at mahasa itong ating mga kapatiran kung paano maglilingkod sa komunidad. Gusto namin silang mapalakas at lalong mabigyan sila ng inspirasyon upang hindi lamang sila ang involved sa community kundi ang buong iglesia. So ang isa sa napakaganda rito ay pagkatapos ng convention, meron silang iuuwi na isang panukala kung paano gagawin ang adapt a barangay kanilang komunidad. Kasi totoong ang iglesia ay gumagawa ng maraming paraan para makilala ang Seventh-day Adventist sa kanilang community. Pero masasabi natin na kailangan pa nating dagdagan ang mga kaalaman kung paano natin maabot ang lahat ng tao sa komunidad. So kaya dito dinidiin namin yung adapt a barangay. Magkaroon ng extension ng iglesia doon sa komunidad. Kaya doon sa team natin, ha, diba, ang layunin, isa rin sa layunin ay changing lives begin with you. Gusto mong mabago yung mga tao sa palibot mo? Pasimulan natin sa atin. At tayo'y magtatagumpay na sa ating paglilingkod, magiging relax tayo, mare-rejuvenate tayo, at mai-inspire tayo para sa involvement natin sa community. Isa sa mga guest speaker ay si Pastor Richard Mendoza, Health Ministry Director ng CLC. Kanyang ipinaalala sa mga delegado na dapat unahin muna ang sarili, nang sa gayon ay madali tayong makapaglilingkod sa iba.
Ang ADRA o Adventist Development and Relief Agency ay mahalagang partner ng ACS. Ipiniliwanag ni Mrs. Ida Ortilano ang guidelines at rules ng bawat leader at coordinator. Kapag may emergency at kalamidad, ang ACS director ang dapat kumilos agad na walang pagpapaliban. Narito po ang ating panayam sa kanya. Ma'am, ang alam po ng karamihan na ang ADRA ay tumutulong lamang sa biktima ng kalamidad. Bukod po dito, ano pa po ang pwedeng matulungan ng ADRA? Hindi lang po sa kalamidad ang ADRA tumutulong. Ang ADRA po ay tumutulong din sa pamaraan ng mga livelihood projects kagaya ng women empowerment, pagbibigay ng makina na para pananahi sa mga kababaihan na makunan nila ng income. At mayroon din po kaming project na goat dispersal, nagbibigay po yun ng income sa mga family na para magkaroon sila ng pagkukunan ng ilang pagkain araw-araw. At mayroon din po kaming pedicab na project na livelihood din po yun. At nagtumutulong din po kami doon sa mga, kung mayroon kayong mga kakilalang kailangan ng Operation Bingot at sa mga yung mga gift boxes sa mga batang mahihirap, kami po ay nagbibigay ni noon. At mayroon pa po kaming tungkol po doon sa mga disabled, mayroon po kaming libreng pinamimigay na wheelchair. Ang ADRA po ay malaking tiwala ng mga iba-ibang bansa. At ang ADRA po ay pinagbibigyan nila kagaya ng World Food. Binigay ng ang tiwala ng World Food sa ADRA sa pag-monitor ng lahat ng mga pinamimigay nilang pagkain na ang namimigay po noon ay DSWD, ngunit ang ADRA po rin po ang nag-monitor sa kanilang programa. At ang ADRA po ay pinagbibigyan ng iba-ibang bansa na pinagtiwalaan ng malanga pondo na pinapadala nila dito sa Pilipinas upang ang ADRA po ay mag-implement noon. Yun po ang malaki nating dapat nating ipagmamalaki kasi po tayo ay ang tiwala po ng mga malalaking donor ay nasa atin bilang Seventh-day Adventist. Ang magandang balitang ito ay nagdulot ng kasiyahan sa bawat isa. Masarap ang tumulong sa nangangailangan. Yan ang nagkakaisang salita ng mga kapatid. Pinangunahan naman ni Pastor Carmelito Galang Jr. ang ikalawang serbisyo. Ang sentro ng kanyang mensahe ay tungkol sa pagkakaisa ng mga kapatid. Si Pablo, bilang kilalang halimbawa, batay sa kahulugan ng pangalang Paul na ang ibig sabihin ay maliit. Siya ay nagpakita ng halimbawa ng pagpapakumbaba. Idiniin niya na ang pagiging mapagpakumbaba ay susi ng pagkakaisa. Walang sinayang na sandali ang bawat isa. Mula sa mga speaker hanggang delegado, ang lahat ay buong siglang nagkakaisa. Natapos ang programa at baka sa mukha ang kaligayahan ng bawat isa. He loves to hear the wind sing as whistles through the pines on mountain hills. He loves to hear the raindrops as it's... Mula Squash Mountain, Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna, ito po si Ellie ni Amika nag-uulat para sa Hope Central CLC. He loves to hear the wind sing as whistles through the pines.